Nakilala si Aling Lorna sa kanilang bayan bilang isang magaling na manggagamot. Halos lahat ng mga may malalang karamdaman ay sa kanya nagpapagamot. Sa pamamagitan ng kanyang agimat na namanapa niya sa kanyang pumanaw na ina, ay gagaling ang sakit ng mga taong kukonsulta sa kanya. Diyos kung siya ay ituring ng taong bayan. Paglay niya ang kabaitan at kapangyarihan ng Diyos sa langit. Kulang na nga lang ay pagawan siya ng sariling ribulto para dasalan at sambahin. Mabait si Aling Lorna. Hindi siya nagpapabayad sa panggagamot. Libre niyang ginagamot ang lahat ng mga may sakit. Hindi na niya iniintindi ang gutom dahil sa kawalan ng pera. Makita lang niyang malusog at walang sakit ang taong bayan, ay busog na siya sa kaligayahan. Ganoon siya kabait. Alam mo anak, ang agimat na ito ay makapangyarihan. Pagdating ng panahon, sa'yo ko ipamamana ito. Ikaw na ang gagamot sa mga taong may karamdaman. Yun ang palaging sinasabi ni Aling Lorna gabi-gabi sa anak niyang lalaki na si Archie. Binubulag ni Aling Lorna ang sariling anak sa kapangyarihang taglay ng agimat na yon upang hindi nito makilala ang Diyos sa langit na pinaniniwalaang higit na makapangyarihan at lumikha sa lahat. Lumaki si Archie na ang agimat ng kanyang ina ang kanilang kinikilalang Diyos. Inay, kapag po tayo naman ang nagkasakit, mapapagaling din ba tayo ng agimat na yan? Tanong sa kanya ng bata. Anak, ibuhos mo lang ang iyong pananampalataya sa agimat na ito at bibigyan ka niya ng mahabang buhay. Paliwanag ni Aling Lorna. Ang ibig nitong sabihin ay maliligtas sa kahit anong sakit at kapahamakan ng sino mang magmay-ari sa agimat na yon. Yari sa metal ang agimat. Hugis ito ng isang malaking pakpak na punong-puno ng mga mata at may malaking mata sa gitna. Sa tuwing manggagamot si Aling Lorna, ay idinidikit niya ang mata ng agimat sa gitna ng noo ng mga taong may karamdaman. Sa kanya ito uusalan ng dasal. At pagkalipas lamang ng 2 hanggang 3 oras, ay muling sisigla at babalik sa normalang kalusugan at pangangatawan ng may sakit. Subalit, dumating ang araw na pumanaw si Aling Lorna dahil sa katandaan. Ang araw na yon ang umpisa ng pagluluksa ni Archie. Mula sa simula hanggang sa huling gabi ng lamay, ay halos kaunti lamang ang kanyang tulog. Palagi siyang nasa harap ng kabaong habang iniiyaka ng ina. Halos ayaw niyang humiwalay sa kabaong. Kulang na lang ay tabihan niya ang ina sa loob nito. Marami ang nakipaglamay sa matanda. Malaki raw kasi ang utang na loob ng mga ito kay Aling Lorna. Kaya nangako ang taong bayan na ihahatid nila ito hanggang sa huling hantungan nito. Parang presidente ng Pilipinas si Aling Lorna. Sobrang dami ng nakikipaglamay sa kanya. Oras ng misa. Tinawag na ng pari ang lahat ng gustong magbasbas ng holy water sa kabaong ni Aling Lorna. Marami ang tumayo at humarap sa kabaong. Unang iniabot ang holy water kay Archie. Halos mamula na ang mga mata nito sa walang tigil na pag-iyak. Pagkabasbas niya ng holy water sa kabaong, ay bigla itong nagliyab at lumikha ng apoy. Laking gulat ng mga tao, lalong-lalo na si Archie. Napaatras silang lahat. Ang mga tao namang nakaupo ay napatayo at napasigaw din sa naganap. Ang pari naman ay napaatras at napasign of the cross dahil sa takot. Kasamang sinunog ng apoy ang bangkay ni Aling Lorna sa loob ng kabaong. Gulat na gulat doon si Archie.
Nahaluan ng pagtataka ang kanyang nararamdaman. Walang makapagsabi kung paano nagliyab ang kabaong ni Aling Lorna. At ang higit na nakapagtataka ay kung bakit ito nagliyab ng basbasan ito ng holy water. Dahil ba sa pagsamba nito sa agimat na yon? Ang agimat na nilikha ng kadiliman para lasunin ang isip ng mga tao? Pagkalipas ng ilang taon ay si Archie na ang nagmay-ari ng agimat. Siya ang sumunod sa yapak ng kanyang ina bilang manggagamot. Pero ang kaibahan lamang ay nagpapabayad si Archie sa lahat ng ginagamot niya. Kaya medyo nanibago ang mga tao sa kanya. Narealize niya na nagbibigay nga ng mahabang buhay ang sino mang magmay-ari ng agimat. Pero darating at darating pa rin ang araw ng kamatayan ng lahat ng tao. Iyon ang ikinasasama ng loob ni Archie. Kaya sa tuwing kinakausap siya ng mga nagpapagamot ay tinatarayan niya ito. Mataray siyang lalaki. Namatay ang aking ina dahil na rin sa gutom. Ayaw pa rin niyang huminto sa panggagamot ng libre kahit wala na kaming makain. Kaya hindi ako papayag na tumanda akong mahirap at mamatay rin sa gutom. Yun ang palaging dinadahilan ni Archie sa mga taong kumukwestiyon kung bakit siya nagpapabayad pa. Ayaw niyang matulad sa kanyang ina na sumobra sa bait, kaya patuloy na naghihirap. Bagamat maraming nagrereklamo sa patakaran niyang yun, ay marami pa rin nagpapagamot sa kanya at napipilitang magbigay ng bayad. Sa totoo lang, sumama ang loob ni Archie sa mga tao, kaya sinisingil niya ang mga ito ng pera. Ang perang yun ng kabayaran ng mga ito sa pagkamatay ng kanyang ina. Ewan ba niya kung bakit naging ganoon na lamang kabait ang ina niya sa mga tao noong nabubuhay pa ito? Iniintindi pa ang kalusugan at buhay ng iba kaysa sariling buhay. Ang panggagamot ay ginawang negosyo ni Archie. Bukod sa panggagamot, ay naimpluwensyahan din siya ng mga barkada sa pagbibenta ng mga droga. Doon siya kumita ng husto at napabilang sa mga taong maituturing na may kaya sa buhay. Walang nakakaalam na nagbibenta ng droga si Archie. Ang alam lang ng mga ito ay nanggagamot siya sa pamamagitan ng agimat na yon. Hanggang sa dumating ang oras na nakaisip siya ng plano para tuluyang yumaman. Nais niyang ibenta sa malaking halaga ang agimat. Seryoso ka ba dyan, Archie? Ibibenta mo yan sa akin ng 1,000,000? Natatawang tanong sa kanya ni Emir, ang leader nila sa pagbibenta ng mga ipinagbabawal na gamot. Boss, alam ko namamahalan ka sa presyo ng agimat na ito. Pero kung alam mo lang, nakapagpapagaling ito ng kahit anong mga karamdaman at humahaba pa ang buhay ng sino mang magmay-ari nito. Tandaan mo, walang pera ang kayang tumbasa ng buhay ng isang tao. Kaya kapag binili mo ito, para ka na ring bumili ng iyong pangalawang buhay dito sa lupa. Hinding-hindi mo ito pagsisisihan. Pangungumbinsi ni Archie. Halos manlaki pa ang mga mata niya habang nagsasalita. Alam ko, ang tanging tugon ni Emir. Kahit noong hindi pa niya tauhan si Archie, ay kilala na niya ang ina nito na dating nang gagamot sa pamamagitan ng agimat na yun. Katunayan, ay balak sana niyang nakawi ng agimat noon pa dahil kailangan na kailangan niya yun para sa kanyang asawa na hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin dahil sa breast cancer. Pero ngayon hindi siya makapaniwalang ang agimat na mismo ang lalapit sa kanya para maging bago nitong tagapangalaga. Maaari niyang gamitin yun para mapagaling ang asawa niya. Di nagtagal ay agad ding nagkasundo sina Emir at Archie sa napag-usapan. Pagkatapos ipaliwanag ng binata kung paano gamitin ang agimat, pati ang mga dasal na dapat nitong bigkasin, ay ibinigay na nito ang agimat
kaliwaan. Pagkatapos ay ibinigay naman sa kanya ng amo ang isang malaking bag na naglalaman ng 1,000,000. Abot tenga ang ngiti ni Archie. Sa wakas ay mayaman na siya. Wala na siyang mahihiling pang iba. Ngayong may pera na siya, kaya na niyang paikuti ng mundo sa kanyang mga palad. Lalo tuloy siyang naawa sa kanyang ina na namatay na. Hindi man lang nakakuha ng benepisyo mula sa agimat na yon. Kung nakikita lang marahil ni Aling Lorna ang pagyaman ngayon ng anak, malamang ay magsisisi rin ito kung bakit pa ito naging mabait sa mga tao at hindi nagpapabayat. Nang makuha na ni Archie ang pera, ay lumisan na siya sa kanilang bayan at iniwan na rin niya ang pagbibenta ng droga. Nagpatayo siya ng sariling bahay sa Maynila at habang hindi pa ito natatapos, pansamantala siyang nangungupahan ngayon sa isang maayos na apartment. Nagulat siya ng ibalita sa TV ang di umano'y dalawang lalaki na nahuli sa pagbibenta ng mga droga. Kahit itinago ng media ang tunay na pangalan ng mga ito, ay kilala niya kung sino ang dalawang lalaking yun. Sina Kiko at Peter, ang mga kaibigan niya na nagpasok sa kanya dati para magbenta ng droga. Malaki ang pasasalamat niya dahil iniwan na niya ang negosyong yun. Kung nanatili lang siguro siya sa negosyong yun hanggang ngayon, marahil ay laman din siya ng balita sa TV tungkol sa pagbibenta ng droga. Tinawanan na lamang niya ang napanood. Hindi na niya kailangan pang isipin at balikan ang kanyang masaklap na nakaraan dahil mayaman na siya. Dapat na siyang mag-focus sa buhay niya ngayon. Samantala, tuwang-tuwa si Emir sa bigla ang paggaling ng kanyang asawa. Wala na ang bukol nito sa kanyang dibdib. 2 oras lamang ang lumipas matapos niyang gamitin ang agimat ay gumaling na agad ang kanyang asawa at nakaligtas sa isang sakit na kahit sino'y ayaw magkaroon nito. Maluhaluhang hinahalik-halikan ni Emir ang agimat. Halos sambahin niya ito. Tuwang-tuwa siya dahil sa bigla ang pagsigla ng katawan ng asawa niya. Gusto na nga daw nitong lumabas agad sa ospital para makapagtrabaho. Iyon ang daily hobby ng kanyang asawa, ang magtrabaho ng magtrabaho. Napakasaya nilang mag-asawa. Halos magwala sila sa ospital dahil sa sobrang saya. Napatunayan ni Emir na makapangyarihan talaga ang agimat na yon. Hindi niya pinagsisihan ang 1,000,000 piso na ibinayad niya kay Archie kapalit ng agimat. Narealize niyang hindi talaga kayang tumbasan ng pera ang buhay ng isang tao. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera. Nanghihinayang tuloy siya kung bakit 1,000,000 lamang ang ibinayad niya. Kung alam lang niyang ganoon pala katindi ang kapangyarihan ng agimat, handa niyang ibayad pati ang lahat ng kanyang natitirang mga ari-arian. Kaya ngayon, magbabagong buhay na siya. Iiwanan na niya ang pagdodroga at magpapakalayo-layo na sila ng asawa niya. Ayaw niyang mahuli ng mga alagad ng batas, kaya tatakasan na niya ang kasalanang umaalipin sa kanya. Wanted na kasi ito sa kanilang lugar. Kalat na kalat na ang pangalan at litrato niya sa mga poster at sa mga nakadikit sa dingding. May dumating na isang di inaasahang pangyayari sa kanilang mag-asawa. May nakakita kina Emir kung saang tirahan sila nagtatago. Agad itong nakarating sa mga pulis. Kaya ng araw ding yun ay tinuntun nila ang bahay ng mag-asawa at hinuli ang lalaki. Di makapaniwala ang kanyang asawa sa nangyayari, lalo na nang malaman nito na leader pala si Emir sa pagbibenta ng mga droga. Dahil sa pagkabigla ay inatake sa puso ang kanyang asawa.
Ang masaklap doon ay hinuli pa mismo si Emir ng mga pulis sa harap ng kanyang asawa na lalong nagpalala sa sitwasyon. Bakit inatake ng ganun kadali ang asawa niya? Ang akala niya ay napagaling na ng agimat ang lahat ng mga komplikasyon nito sa katawan. Binabawi na ba ng agimat ang paggaling ng kanyang asawa? Nanlumo si Emir nang ipasok na siya sa presinto kasama ni Nakiko at Peter, ang dalawang masugid niyang mga tauhan. May mga media pa na nagpunta para interbyuhin siya. Totoo po ba na kayo talaga ang leader sa pagbibenta ng mga ipinagbabawal na gamot? Tanong ng isang reporter. Hindi makapagsalita si Emir. Nakatakip ng sando ang kanyang muka habang nakayuko at umiiyak. Masama ang loob niya sa dalawang tauhan dahil binulgar ng mga ito ang tungkol sa kanya. Ngayon ay habang buhay na niyang pagdurusahan ng ginawang kasalanan. Sising-sisi siya. Bakit pa niya tinanggap ang agimat na yun kay Archie? Bakit pa niya ipinagbalit ang 1 milyon para lang sa agimat na hindi niya lubos akalain na magdudulot ng matinding problema sa kanya? Isa lang ang sinisisi niya sa lahat ng ito. Walang iba kundi si Archie. Kaya nang gabing yun, nananalaytay ang galit at puot sa dugo niya. Di niya napigilan ang sarili na manumpa sa sukdulan ng buwan. Kasalanan mo ito, Archie. Dahil sa iyo at sa agimat mong yan, ay nasira ang buhay ko. Kung alam ko lang, hindi ko na lang sana ipinagbalit ang pera ko sa letseng agimat na yan. Isinusumpa kita. Magdurusa ka sa pamamagitan ng pera mong yan. Magdurusa ka. Di niya napigilang sumigaw sa sobrang galit. Wala na siyang pakialam kung magising pa ang mga kasama niya sa loob ng kulungan. Ewan ba niya kung bakit bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaibang kaginhawaan matapos niyang masabi yon. Dininig ba ng Diablo ang panunumpa niya kay Archie? Kung tunay ngang dininig ng demonyo ang kanyang sinabi, hanggang saan kaya tutungo ang sumpang ito? Walang ibang ginawa si Archie kundi ang magpakalasing sa bar gabi-gabi. Yun ang naging night hobby niya. Palibhasay, marami ng pera, kaya malaya niyang nagagawa ang gusto niya. Anytime, anywhere. Walang gabi na wala siyang nakikilalang babae sa loob ng bar. Bawat gabi ay iba-ibang babae. Siya na mismo ang nagbabayad sa order ng alak ng mga ito. Sagot lahat niya ang gastos. Ngunit isang gabi ay may nakita siyang isang babae na ubod ng ganda. Ang babaeng yun ang pinakamaganda sa lahat ng mga nakilala niya. Maputi ito, matangkad at sumasabog ang bango nang madaanan niya ito na nag-iisa sa isang lamesa. Kaya hindi siya nagdalawang isip na kaibiganin ito. Hi, dayuhan ka ba rito? Tanong niya. Sa tansya niya ay may lahing Amerikana ang babae. Hindi, taga rito lang din ako. Tugon ng babae. Musika sa pandinig ni Archie ang boses nito. Lalong nahuhulog ang loob niya sa babae. Saan ka nakatira dito? Malapit lang dito sa bar. Mga 3 bahay ang lalampasan mo sa kanan bago mo makita yung bahay ko. Mag-isa na lang ako. Wala na akong mga magulang. Kwento ng babae. Nangunot ang noo ng lalaki. Bakit naman? Yung mama ko matagal nang patay. Namatay siya nung ipinanganak ako. Yung papa ko naman, pinalayas ako nung nalaman niya na nabuntis ako. Medyo nanlumo si Archie. May nauna na pala sa babae. Ang akala niya ay birhen pa ito. Nasaan na yung anak mo? May tampong tanong niya. Pinaampon ko na lamang.
Hindi ko kasi siya kayang buhayin dahil wala akong kapera-pera. Lumaki akong mahirap. May lungkot sa mukha ng babae. Naawa si RG sa kalagayan nito. Nagkaroon siya ng dahilan para lalong mapalapit dito. Tama ang naisip niya. Gagamitin niya ang kanyang pera para makuha niya ang loob nito. Wala na siyang magiging problema basta't may salapi siyang hawak. Nakilala niya ang babaeng yun sa pangalang Claire. Di nagtagal ay naging magkaibigan sila. Gabi-gabi silang nagkikita sa bar at nagpapakalunod sa alak. May mga gabi na kapag hindi na makauwi si Archie sa sobrang kalasingan, ay inuuwi siya ni Claire sa bahay nito na malapit lang sa bar na yon. Pagkalipas ng ilan pang mga taon, ay nauwi sa relasyon ng pagkakaibigan nilang dalawa. Nang maging opisyal na silang dalawa, ay sa bahay na ni Archie umuuwi ang babae. Sakto namang natapos ang mansyon na ipinagawa ni Archie. Doon na sila nakatira ni Claire. Doon na sila magsisimula ng bagong buhay. Dumating ang gabi na pinakahihintay ni Archie. Nagtalik silang dalawa sa loob ng kwarto niya. Batid niyang napaaga ang gabing dapat ay gagawin pa lang nila kapag ikinasal na sila. Subalit, pareho silang sabik na sabik sa sarili. Kaya hindi na nila pinalampas ang pagkakataong yun. Uminit ang gabi nilang dalawa na may kasamang kiliti, sarap at tamis na pagnanasa. Ang akala talaga ni Archie ay tuluyan na siyang magiging maligaya. Subalit, dumating ang araw na may nangyaring hindi niya inaasahan. Ninakaw ang lahat ng pera niya na nakalagay sa loob ng aparador. Naglaho na parang bula ang 1,000,000. Ni Cinco ay walang natira sa kanya. Nap-nap lahat at kasabay pa noon ang bigla ang pagkawala ni Claire. Lintik na. Binalibag niya ang hawak na cellphone sa dingding. Nilinlang siya ng babae at pinagtaksilan. Ninakawan pa. Di niya inakalang sa kabila ng pagiging maganda nito ay may itinatago itong masamang budhi. Ang hindi niya alam, isa talagang magnanakaw si Claire. Naglayas ito sa probinsya nito sa takot na mahuli ng mga pulis, kaya sa Maynila na ito namuhay. Yun ang katotohanan na hindi sinabi ni Claire sa kanya. Magmula noon, hindi na niya ito nakita pa. Dahil sa nangyari ay parang ninakawan din ng buhay si Archie. Nawalan na siya ng ganang kumain at lumabas ng bahay. Hindi na rin siya gaanong nakakatulog ng maayos at palagi siyang balisa. Palaging naglalaro sa kanyang isipan ng pera niya. Kung wala yun, parang wala na rin siya. Sayang ang lahat ng mga pinaghirapan niya kung mawawala lamang ito. Ang masaklap doon ay ninakaw pa yon ng isang tao na hindi niya inakalang gagawa ng ganoon kasama sa kanya. Tuluyan na siyang nawalan ng tiwala at itinuring niyang salot ang lahat ng mga tao sa mundo. Tumubo at lumaki ang galit sa kanyang puso. Hanggang isang araw ay dinapuan siya ng isang sakit na hindi niya matukoy kung ano. Sa tuwing uubo siya ay may dugong lumalabas sa kanyang bibig. Kapag naman nagsusuka siya ay may kasama ring dugo. Nagsimulang manamlay ang kanyang itsura at mamuti at mamakbak ang balat ng kanyang mga labi. Pumayat siya ng pumayat na kulang na lang ay lumabas na ang buto niya. Nagsimula na ring malagas ang buhok niya at mangitim ang tagiliran ng kanyang mga mata. Sumikip ang kanyang dibdib at hirap huminga. Halos lahat yata ng uri ng kanser ay dumapo sa kanya. May kasama pang HIV, TB at asma. Ano ba itong nangyayari sa akin?
Iyon ang tanong na palaging isinisigaw ng utak niya. Hindi na niya kaya. Hirap na siyang mamuhay ng may karamdaman. Hindi na niya magawang magpatingin sa doktor dahil wala na siyang kapera-pera. Lumipas ang isang taon, buhay pa rin siya at patuloy na naghihirap sa sakit niyang yun. Hindi niya lubos na maunawaan kung bakit pa siya nananatiling buhay sa kabila ng kanyang malalang karamdaman. Paano niya nagawang mabuhay sa loob ng isang taon nang hindi kumakain, natutulog at umiinom ng gamot? Hanggang sa nakaisip siya ng paraan. Nagpunta siya sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Hindi na magbabago ang isip niya. Gusto na niyang mamaalam sa mundo, kaya nilaslas niya ang dalawang pulso niya. Ilang sandali lamang, nagdilim na ang paningin niya. Pagkagising niya ay muli niyang nilingon ang laslas niya sa pulso. Patuloy pa rin yun sa pagdurugo, pero ang hindi niya maintindihan ay bakit hindi pa rin siya namatay. Bakit pa siya nagising? Bumangon siya at nagpunta sa kwarto. Nagtali siya ng lubid sa itaas at kumuha siya ng tungtungan. Itinali niya ang lubid sa kanyang liig. Magbibigti siya. Pagkatali ng lubid sa kanyang liig, ay agad niyang sinipa palayo ang tungtungan. Sumakal ng ubod ng higpit ang lubid sa kanyang liig. Kulang na lang ay humiwalay ang ulo niya sa katawan. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakalambitin doon, pero hindi niya maintindihan kung bakit nagising pa siya sa kanyang ginawa. Bakit ayaw huminto ng kanyang puso sa pagtibok? Bakit hindi siya mamatay-matay? Doon na siya nabahala at biglang sumagi sa isip niya ang agimat na ibinenta niya. Naalala niya ang sinabi ng ina. Nabibigyan daw nito ng mahabang buhay ang sino mang magmay-ari nito. Pero matagal nang ibinenta yun ni Archie. Hindi na siya ang nagmamay-ari nito. Pero bakit hindi pa rin mapatid-patid ang kanyang buhay? Binaklas niya ang lubid sa kanyang liig. Bumagsak siya sa lupa. Pilit niyang ibinangon ang sarili kahit hirap na siya. Muli siyang nagpunta sa kusina at kumuha ng lagari. Buong lakas at tapang na nilagari niya ang kanyang braso. Namilipit siya sa sakit. Lalo na nang mahulog sa sahigang naputol niyang braso at halos maubos ang boses niya sa kakasigaw. Dumanak ang sariwa niyang dugo at naggalat sa sahig. Walang patid ang kanyang pagsigaw at pag-iyak. Awang-awa na siya sa sarili niya. Para siyang bata kung umiyak at parang babae kung sumigaw. Lahat ay ginawa na niya, pero hindi pa rin siya namamatay. Ramdam niya ang sakit at hapdi na ginawa niya sa paglaslas niya sa kanyang pulso, pagbigti at pagputol sa kanyang braso, pero hindi siya namamatay. May kung anong sumpa ang kumapit sa kanya, kaya ayaw huminto sa pagtibok ng kanyang puso. Umisip pa siya ng paraan para mamatay. Kumuha siya ng martilyo at pinukpok niya ang kanyang bibig, hanggang sa magkandadurog ang kanyang mga ngipin. Pinaulanan din niya ng pukpok ang kanyang ulo at halos madurog ang bungo niya, pero nanatili pa rin siyang buhay. Nanginig siya sa sobrang sakit. Ininom niya ang asido na naka-stack sa kusina. Namilipit siya sa hapdi. Ramdam niyang sinusunog ng asido ang kanyang puso at buong laman sa katawan. Nagsuka siya ng nagsuka at nangisay sa sahig. Pero bigo siyang wakasan ng sariling buhay. Sa sobrang hapdi ng buo niyang katawan, ay gumapang na lamang siya papunta sa terrace at inilabas niya ang lahat ng natitira niyang lakas para umakyat doon. Pagkatapos ay tumalon siya.
pagkabagsak ng katawan niya sa lupa ay maraming nadurog na mga buto sa kanyang katawan at dumanak ang dugo sa lupa at doon na muling nagdilim ang kanyang paningin. Pagkagising ni Archie ay nasa isang malaking kawa na siya habang nasusunog sa lumalagablab na apoy. Nagsisigaw siya sa sakit dahil sa nalalapnos niyang balat dahil sa init ng hindi pangkaraniwang apoy. At habang siya'y naluluto sa malaking kawa, ay nakatitig sa kanya ang isang demonyo na may hawak na panghalo sa kawa. Niluluto siya nito. Doble-dobling sakit at paso sa katawan ang naramdaman ni Archie. Nanuot ang sakit nun hanggang sa kanyang mga buto. Habang siya'y naluluto ay pinagtatawanan siya ng mabalasik na demonyo. Mahaba ang sungay nito. Pulang-pula ang katawan at kulay berde ang mga mata. Mahahaba ang mga kuko at bulok ang mga ngipin. Nakangisi ito sa kanya. Bagamat halos mabingi na siya sa kakasigaw dahil sa init ng apoy na sumusunog sa katawan niya sa kawa, ay narinig niyang nagsalita ang demonyo. Dahil sa ginawa mong pagbenta sa makapangyarihang agimat, ay nagkaroon ka ng isang malaking kasalanan sa Panginoong Lucifer. Kaya bilang parusa, hinding-hindi ka mamamatay kahit ano ang iyong gawin. Mananatili kang buhay sa lupa habang walang patid na maghihirap. Muling nagdilim ang paligid at nawalan ng malay si Archie. Nang muli siyang magising ay nasa lupa na siya sa labas ng kanyang mansyon. Panaginip lang pala ang lahat. Isang makatotohanang panaginip. Hindi na niya magawang huminga ng malalim. Hinang-hina na siya. May kung anong nagudyok kay Archie para gawin ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Nang gabing yun, ay gumapang siya ng gumapang sa lupa hanggang sa makarating siya sa simbahan. Ang tahanan ng Diyos sa langit. Pagpasok niya doon, ay tiniis niya ang lahat ng sakit at hapdi sa buong katawan para makarating malapit sa harap ng altar. Gamit ang kanyang natitirang kamay, ay gumapang siya at humawak sa paanan ng mga upuan para agad makarating sa harap ng altar. Hindi na kasi niya maikilos ang mga paa dahil sa ginawa niyang pagtalon. Balina ang mga buto niya sa paa. Tiniis na lamang niya ang pagkirot ng buo niyang katawan. Halos manginig at maiyak siya sa sakit. Mababakas sa kanyang mukha ang labis na kalungkutan at paghihirap na nararamdaman niya ngayon. Nang makarating na siya sa harap ng altar, ay napahagulgol siya ng iyak habang nakatitig sa ribulto ng Panginoong Diyos. Alam ko po na nagkasala ako sa inyo. Batid kong malaki ang aking kasalanan dahil hindi kita kinilala mula noong bata pa ako. Dahil sa agimat na yon, ay hindi ako nabigyan ng pagkakataon para makilala ang tunay na makapangyarihan sa lahat. Gusto kitang makita at makilala. Parang awa nyo na, Panginoon. Patayin nyo na ako. Hirap na ako. Parang awa nyo na. Patayin nyo na ako. Pagkatapos manalangin, ay muli siyang humagulgol ng iyak habang dasal ng dasal at nang hihingi ng tawad sa Panginoon. Yun na lamang ang paraang naisip niya para magwakas na ang paghihirap niya sa parusang ipinataw sa kanya ng Diablo. Panginoon, kung talagang kayo ay makapangyarihan at mapagpatawad, sana maawa kayo sa akin. Kunin niyo na ako. Gusto ko na kayo makilala. Nagsisisi na ako sa aking mga kasalanan.
Muli siyang humagulgol ng pag-iyak habang taimtim na nananalangin at humihiling sa Panginoon ng kapatawaran at kapayapaan. Bumuhos ang natitirang luha ni Archie sa mga mata. Sa huling pagkakataon ay napa-sign of the cross siya. Hindi na niya namalayan pa kung gaano siya katagal umiiyak at nagluluksa sa harap ng altar. Nagulat na lamang ang janitor ng simbahan dahil pagkabalik nito sa loob ay nakakita ito ng isang lalaking nakabulagta sa harap ng altar. Duguan ito at lasog-lasog ang katawan. Diyos ko! Nanlaki ang mga mata niya at nabitawan ng hawak na walis. Tumakbo siya sa kinaroroonan ng lalaki at nang iharap nito ang nakadapang katawan ng lalaki ay binulusuhan niya ito. Pero sa kasamaang palad ay wala na itong buhay. Ibig niyang maiyak sa kalunos-lunos na itsura ng lalaking yun. Sino kaya ang taong makakagawa ng ganoong klaseng pagpatay sa kapwa? Iyon ang natanong ng janitor sa kanyang isipan. Walang nakakaalam na si Archie mismo ang gumawa nun sa kanyang sarili. Mananatiling lihim yun habang buhay. Lalo siyang naawa habang pinagmamasdan niya ang basag nitong bungo sa ulo, ang putol nitong braso, ang bakas ng lubid sa leeg nito, ang nangitim nitong balat na animoy nasunog at naubusan na ng dugo, at ang bali-bali nitong mga buto sa paa. Awang-awa siya sa lalaki. Hindi niya ito kakilala, pero hindi niya napigilang maluha sa kung ano man ang sinapit nito. Ngunit meron siyang napansin sa bangkay ng lalaki. Kung titignang mabuti, tila nakangiti ito na animoy na kamit na ang minimithing kapayapaan. Napausal ng dasalang janitor habang emosyonal na nakatitig sa bangkay ng lalaki.